Hi guys, good afternoon. I-share ko lang sa inyo kung saan makukuha yung gold once na nag-top up or nag-purchase kayo ng gold. Saan ba makikita yung gold pagka-purchase? Kasi kanina naghahanap ako ng sagot dyan kasi nag-top up ako ng gold, bumili ako ng gold, pero hindi siya nag-appear. Ang gold ko, zero pa din. Sabi ko, bakit wala yung gold? So, nagtanong ako sa mga kaklan ko. Sabi nila sa check ko daw yung mail ko, wala naman. So, ang ginawa ko, natagpuan ko din naman siya after a while. So, yun yung gagawin ko ngayon. Ipapakita ko lang sa inyo kung saan ba makikita yung gold once na nag-top up ka. Dahil, akala ko talaga kanina, na-scam ako ng Mir4. Sabi ko, nag-top up ako ng gold pero hindi siya nag-appear. So, i-share ko sa inyo kung saan niya siya actually makikita. So, punta tayo sa shop and then sa gold. Ayan. Pag na-purchase niyo na yung gold, punta kayo sa storage. Ayan yung storage sa taas, sa right upper side, sa taas yung storage. Tapos, magkakaroon siya ng cancel or obtain. Just press yung obtain. Ayan na, nag-appear na yung 810 ko na gold. So, ito yung itsura ng character ko. Ipapakita ko rin sa inyo ang mangyayari pag bumili kayo ng hairpin, yung hair accessory. So, i-advise ko, kung ayaw magbago yung itsura ng character nyo, huwag nyo bilhin yung hairpin. Kasi nagsayang ako ng gold for that hairpin. Binili ko siya not knowing na pag binili mo pala yung hairpin na yan, mag-iiba na yung itsura ng character. So, yun yung itsura ng character pagkabili ko ng hairpin. Akala ko, pagkabili ko, babalik din naman sa kulay pink yung hair nung character ko. Kumbaga, yung hairpin lang yung maiiwan. But I was wrong. Kaya pinagsisihan ko, nang hinayang ako sa purchase ng hairpin kasi nag-iba yung itsura ng aking character. Naging color black yung hair niya. And ayan nga yung hairpin. Kaso, hindi na siya pink hair. So, kung ayaw niya magbago yung itsura ng character niya, yung hair color niya and all, advice ko, huwag kayong bumili nitong hairpin or baka any accessory or hair accessory, hindi siya okay. So, ito na lang yung another one na binili ko din, which is wings. And, syempre, in-adjust ko yan. Pinili kong color ay color pink. Ito yung mas lighter version ng pink. Pero mas pinili ko yung mas darker color. Ayan, mas maganda. Mas matingkad yung color. So, ayan na. Akala ko talaga, pagka-purchase ko nung hairpin, magiging pink ulit yung kulay nung hair nung character ko pag-exit ko. Yun pala, hindi. Naging black na yung color ng hair niya. So, guys, ito na yung naging itsura nung character ko. Naging color black yung kanyang hair. And ayoko niyan, syempre gusto ko kulay pink yung buhok ng character ko. So ang ginawa ko, bumalik ako sa character, sa outfit. Ayoko nitong itsurang to. Ang gusto ko talaga kulay pink yung hair niya. So tinanggal ko lang, in-unequip ko yung hairpin and bumalik na sa dating pink hair yung aking character. And then ang tinira ko na lang is yung wings. Nasayangan ako talaga ng 400 gold dito. So, sana pala bumili na lang ako ng ikatlong outfit ng character ko instead of buying yung hairpin na magbabago sa itsura ng character. Kung ayaw nyo yung magbago itsura ng character nyo, huwag kayong bumili ng hairpin kasi magiging black yung hair niya. Yun. And so yun lang. Thank you for watching. Sana nakatulong ulit itong video na ito dahil nawindang-windang talaga ako kanina sa paghahanap kung nasaan yung gold ko. So guys, dito na mag-e-end ang aking video for today. And thank you again for watching. Sana nakatulong sa inyo and please consider to subscribe as well. See ya. Thank you and bye.